Good morning, Kalakas! Welcome and welcome back to my channel. And for today's video, meron akong isa-share sa inyo na aking holy grail at ultimate pampakinis. Oh my goodness, like, oh my goodness. Okay, ito na. Isa-share ko na sa inyo at hindi pwedeng mawala as in nakakataranta pag naubusan. So, eto na, isa-share ko na sa inyo. Napaka-multitasker nitong product na to. Pwede siyang panglinis ng banyo, pwede siyang pampaputi ng lababo. Sunrocks ba yan? So, pwede din siyang pampaputi ng ngipin. Well, at this moment, medyo na ano nyo na. Naaano nyo na, nahuhulaan nyo na. And maraming Hollywood celebrities ang gumagamit nito. Since nabasa ko yung blog na yon, oh my goodness, nakabili-bili ako at nakapag-try ako. Well, hindi ko naman ina-encourage kayong lahat na gumamit nito dahil alam ko naman na iba-iba ang reactions nyo about this product. Oh my God, hindi maganda yan sa balat. Oh my God. But it's just me taking my own risk. Kaya sinubukan ko and it went really well sa balat ko. As in, marami akong tiny bumps sa kilikili. And especially, kilikili to. Sa kilikili, yung mga, ano bang tawag doon? Yung chicken skin. At saka, yung tiny bumps dito, as you can remember doon sa last video ko from GT Cosmetics na pinakita ko doon na may mga tiny bumps talaga ako. And naubos na yung set ng GT Cosmetics ko. And sakto na bumili naman ako ng product na to, na na-encourage lang din ako na bumili dahil nakabasa ako ng ilang blog from Hollywood celebrities na gumagamit talaga ng ganito. So, bumili na nga ako, actually, yung mga ilang months na din. And naging holy grail ko na siya dahil maganda yung naging result niya sa balat ko. And mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gamitin. But, at this moment, isa-share ko sa inyo kung anong product to. Ito siya, ayan, yung baking soda. Baking soda na... Ito, baking soda. Ito siya, yung baking soda. Actually, meron siyang instruction dito kung paano buksan. Yung bubutasan mo siya dito, pero ganito ko siya buksan. Ayan, para pwede ko siyang i-tape. Kasi once you open this box, 30 days lang yung shelf life niya. At titigas na to, hindi na to pwedeng gamitin. So, mas maganda kung isinasalin nyo siya sa container na ganito. Yung sobrang tight nung lid para mas longer pa yung buhay niya. So, marami akong ganitong maliliit na container. And may matitira pa rin. Siguro mga apat yung ganito kong container. And may matitira pa din sa loob nito. Kaya ang gagawin ko, itong nanditong naiwan na product, iyon yung gagamitin ko. Tapos, nagustuhan ko to kasi sobrang fine nung pagka-powder niya. As in, sobrang fine. Ito na nga lang buksan natin. Bukas na to, ayan. So, ang presyo nga pala nito ay 44 pesos. Ayan. Sobrang affordable and napakadaming gamit. As in, totoong multitasker tong product na to. Ayan. And pag nakita nyo yung product niya, ay yung mismong powder, ayan siya. Sobrang fine. Para siyang cornstarch. Ayan, parang cornstarch. Kasi gumagamit din ako nito talaga. Ayan. Pero... yes, of course, mabango to. Kaya lang malalaki yung granule nito. Unlike dito na para na siyang, malapit na siya sa gaw-gaw or parang gaw-gaw na nga. Yan. So, ang ginagawa ko dito ay ginagawa ko siyang parang paste. So, kukuha ako ng water para maging paste siya and then i-share ko sa inyo kung paano ko siya i-apply. Ayan. So, ganito yung ginagawa ko. Kumukuha ako ng lagayan. Then, nilalagyan ko to ng water. Konti lang naman na water. Gagawa ka lang ng paste. Pero kung nasa CR ka or nasa banyo ka, mas madaling ginagawa to. Kasi hindi na ako mukuha ng lagayan. And basa na rin naman yung body mo. Kukuha ka na lang dun sa powder and i-scrub mo na lang sa katawan mo. Ganun lang kadali. So, meron na tayong konting water dito and lalagyan ko na siya. Depending on the amount of the water, napadami. Ayan. So, medyo napadami yung lagay ko and kulang pa sa water. Lalagyan ko pa ulit. So, ayan. Nilagyan ko na siya ng water and yung product. So, meron ka ng paste.
literal na paste. Ako naman, mas gusto ko yung sobrang thick, as in, sobrang thick, yung hindi siya runny, kagaya nito. Kasi gusto ko makapal yung paglagay ko, especially sa kilikili, sa tuhod, ganyan. Ganito yung ginagawa ko. Wala siyang amoy. Binababad ko siya ng mga... Gusto kong ibabad, hindi naman nagre-require ng oras. Binababad ko siya mga 5 minutes, ganyan, kanta-kanta ka muna. Tapos, ganun din naman dito sa arms. Ganun din yung ginagawa ko. Masarap siyang ihilod kasi hindi matalas yung pagka-powder niya. Talagang pang-scrub talaga siya tapos dito. And syempre, huwag kakalimutan ng sa kilikili. Dito natanggal yung mga chicken skin ko sa kilikiling to. Sa kilikiling to. Sa product na to, dito natanggal yung mga chicken skin ko. Ayan. At disclaimer, wala siyang instant white ha. Huwag mag-assume na may instant white. Wala po. It's just that makikinis lang talaga yung balat nyo. Yan o, pag in-scrub mong ganyan, sobrang ramdam mo yung gaspang. Ayan, mararamdaman mo. Ayan. So, medyo dry. Pero kung naliligo kayo, medyo madulas to kasi basa-basa yung katawan nyo. So, ayan. And then, pwede nyo nang banlawan. Ayan, nabanlawan ko na. Tapos, makinis na siya. Mararamdaman mo na makinis. At malambot yung balat mo. At dito sa kilikili, ayan. Marami tayo, di ba, usually yung mga pinaglalagyan ng pinakang folic. Sige, ilalapit ko. Ito talaga yung napapansin ko na kapag pawala ng chicken skin ko. And hindi siya nakakasugat. Ayan o. Meron po akong parang butlig dito na hindi na natanggal. Forever na yata yan dyan. Pero may mga buhok-buhok. Papasensya na, ayan. Pero meron siyang mga... Nakakapagpatanggal siya ng mga... Ano... Mga... Tiny bumps. Yun. So, ayan. Nabanlawan ko na rin and mararamdaman nyo na malambot yung balat nyo. At ang pinakamaganda dito ay sobrang mura. Ganon din sa face, ganon din yung ginagawa ko pag maglagay ako nito. Yan, ganon din ang ginagawa ko sa face. Naglalagay din ako nito. Ayan. Pero hindi ko tinatagalan. Sobrang fine nito pag nilagay niya sa face. Ayan. Ayan. Especially, around the nose area, mga makukulit na whiteheads at blackheads dyan. Ayan. Tapos sa neck area din, kung saan unang tumatanda kaysa sa mukha. Ayan. Basta sa buong katawan, wag lang sa ulo. Yan, ganyan lang ang ginagawa ko and then babanlawan ko na siya. Wait lang. So, ganun lang po kasimple yung ginagawa ko. And syempre, magsasabon din if ever meron kayong iba pang ginagamit. Pwede din. It's just that, pang scrub lang po to or pang exfoliate. So, again, disclaimer lang, maring nag-work to sa akin at hindi mag-work sa inyo. Mari din namang hindi pwede sa ibang type of skin. Iba-iba kasi tayo ng type ng balat. So, sineshare ko lang po yung experience ko dito sa baking soda. So, again, thank you so much for watching. See you again in my next one. Bye! Oo nga pala, before I end this vlog, meron nga palang nagpadala sa atin. Another package. Ayan, from Joyce Parenas. Thank you so much po. And ang pinadala niya sa akin ay from travel size. I think this is their travel size from Beauty Derm. Yung page nila is Beauty Rack by Beauty Derm. And gagawin ko to ng review. Siguro hindi ko sasabihin kung 7 days or 3 weeks kasi hanggang maubos na lang tong product. And magpo-post ako ng everyday na picture or i-document ko to kung okay ba to. So, on that video, dun ko din sasabihin kung magkano to and ano yung mga available size and kit and kung effective. And again, thank you so much, Miss Joyce Parenas. Parenas? Yes, Miss Joy Parenas. Ilalagay ko sa screen yung name niya. And on that video, dun ko rin ilalagay yung details ng store or ng shop kung paano kayo makaka-order nitong set na to. Thank you so much po.
And thank you so much, Colocas, for always watching. See you again in my next one. Bye!